siguro po as a person, parang hindi ko pa po nakikita na nagmamature ako. Parang ako pa rin po yung Sofia ng season 1. Parang ganun pa rin po yung utak ko. Siguro po as a person, parang hindi ko pa po nakikita na nagmamature ako. Parang ako pa rin po yung Sofia ng season 1. Parang ganun pa rin po yung utak ko. Pero yun nga po, kaya mas nagiging challenging for me. Kasi with season 2, sobrang nagmature po si Len-Len ng bonggang-bongga. So medyo na-challenge po ako. Kasi as a person, isip bata pa rin po ako. So talagang nag-research po ako, nanood po ako ng mga teen series na mga yung nagre-lead po is parang yung katulad po namin yung vibes, yung talagang the leads are also teen stars na this age para makakuha po ako ng inspiration paano po maging mature. Hindi po talaga ako mature. Pero yun nga po, ayoko rin po kasi madali na mag-mature talaga as a person kasi I enjoy who I am being isip bata. Yung mo, parang happy lang always kasi parang pag nag-mature, parang hindi ako sanay sa sarili ko. Pero yun nga po, it's not bad being mature. Siguro, na-challenge lang din po ako maging mature kasi ang layo ko po talaga doon. Siyempre, opo, may pressure. Lalo na, ibang-iba na rin po yung mga characters. Kumbaga, nasanay po yung tao na yung Donnas is mga parang bata-bata talaga. Ngayon, hindi po ako super sure kung, siyempre, pero in real life po kasi marami na rin mga ganitong issues. Lalo na po yung isa sa main plots, yung Youth for Peace. For sure, marami pong makaka-relate ng mga teens. So I'm hoping and praying na kung paano po nila kami minahal ng season 1. Sana mas mahalan din po kami nila this season kasi talagang all the teens, nag-effort po kami, even the veterans, lahat po nag-dig deeper for more intense emotions para sa season na to, para mas maganda ang mabigay po namin this season. Masaya po ako na nakikita po nila kaming apat na nagmamature na rin po as a person and as an actress. Kasi masaya po ako dahil it means na napapatunayan po naming apat na we are worth na binigyan po kami ng chance ng GMA to lead the Prima Donnas show. Kasi yun po talaga yung always kong iniisip every time I'm called for actors. And I always say to myself ulit-ulit po na gawin mo yung best mo. Dapat patunayan mo na you're worth it. And kapag hindi mo binigay lagi yung best mo, you won't soar high. So masaya po ako na they see us as mature personalities na rin kasi it means we're doing the right thing. And yun, sana po patuloy kaming mag-bloom into more blessed artists. Ayun po, our bond bilang sisters, on and off cam, siguro, ano po, masasabi ko po na mas nag-improve yung working relationship namin together. Kumbaga, we really work well na magkakapatid. Kumbaga, in real life po kasi, meron akong, kumbaga, ano po kami, magkaiba po kami ng group of friends. So, para nakikita ko po si Elsa and Julian, first 3 straight months, mabait din po silang kaibigan and talagang nakita ko yun sa kanila. Even if kung nakikita, marami nagtanong sa akin lagi, bakit lagi ako wala? It's because magkahiwalay po kami ng set of friends, so nagmumukha po kami, hindi lagi magkasama, pero we're really good working with each other. And I'm happy na sila yung mga naging kapatid ko sa Prima Donnas. Siguro na-enjoy ko po yung pagiging mature din ni Donnelly kasi hindi nga po ako ganun in real life. So, kahit acting lang, natatry ko pa rin po maging mature and I'm happy po kasi si Len-Len. Parang nung season 1 po kasi laging okay, okay. Okay lang yan, tama na, wag na,
Parang wala po kaya emotion lagi. Okay, pero ganun lagi. Unlike ngayon talagang she fights for her rights. Na hindi, hindi tama yun. Ganun. Kumbaga mas meron na po siyang direction this season. And na-enjoy ko rin po makaeksena na makaeksena si Ellie. Nako, ang dami nun. My gosh. Nakakatuwa pong kaeksena si Ellie kasi talagang you can feel na the energy is nagaganunan. Kumbaga, tataas ako, tataas din siya. So, ako rin. So, we were good for each other kasi I felt like nag-improve din kami by helping each other sa heavy scenes namin.